po ang ulo sa mga pinakasensitibong bahagi ng ating katawan, lalong-lalo na sa mga bata. Ang isang simpleng aksidente sa ulo ay maaring magdulot ng panghabang buhay na karamdaman. Ito po ang sinapit ng 2 taong gulang na batang si Tonton na hindi na makalakad at makakita matapos mabagok sa kanilang bahay. Isang liha mula sa isang ama ang naging tulay para makilala namin ang pamilya Romawak mula sa Tanay sa Rizal. Nakilala namin ang isang batang dati ay puno ng sigla. Bali na naiwan ko lang to sa mga ating nga. House po yun, napabayaan naman po. Nalaglag po dyan sa ano namin dyan, sa pinto-pintoan namin dyan. Mas mga ilang araw nilagnat. Mas punong nilagnat siya. Pinahilot ko sa may pilay. Tapos mga ilang araw na po, ngayon tumirik na yung mata. Hindi na siya naglalakad, hindi na siya nakakakita. Hindi malaman ng pamilya ang sakit na dumapo sa 2 taong gulang na si Tonton. Sa bawat haplos ng ina, sabik na maibsan ang hirap ng kanyang kalagayan. Dinala namin siya sa pinakamalapit na ospital upang masuli. Pwede siyang nagkaroon ng brain damage during those time na hindi nakita, hindi nabigyan ng unang lapat. Pang-apat sa 5 magkakapatid si Tonton. Itinataguyod sila ng kanilang ama sa pamagitan ng pag-uuling at pagsasaka. Minsan, isang linggo, hindi ka pa magkakaroon po ng pera sa pag-uuling. Halos pati po tuhod ko, kahit ko sa lupa, para mabuhay pamilya ko. Para malaman ang tunay na kondisyon ni Tonton, ipinasuri namin siya sa isang developmental pediatrician. Although meron naman tayong sinasabi na merong delayed onset ng senyales as a result of trauma from headfall. So andyan din yung suspecha natin na baka nagkaroon siya ng meningitis, infection sa central nervous system. Ayon sa doktor, posibleng meningitis o infeksyon sa utak ang iniindang sakit ni Tonton. Isang sakit na pwedeng magresulta sa iba't ibang komplikasyon kapag hindi naagapan. Totoo, meron siya talagang cerebral palsy. Yun ang naging sequelae nung either yung head trauma niya or yung meningitis or possible meningitis. Meron na tayong bakuna na naibibigay to prevent the occurrence of bacterial meningitis from the organism that we call H. influenza. Sana po tulungan niyo po yung anak mo. Wala po gumaling. Kailangang dumaan sa mga pagsusuri si Tonton para malaman ang angkop na lunas sa mga komplikasyong maaring dulot ng kanyang pagkahulog. Nagpapasalamat po ang GMA Kapusa Foundation kina Dr. Jocelyn Alonso Eusebio at Dr. Alexander Zapanta na sumuri kay Tonton. At sa mga nais pong tumulong kay Tonton Romawak, maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapusa Foundation o magdeposito sa mga bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari ring mag-log on sa www.kapusafoundation.com.